Meron ng Green Apple? Green Apple? Wala pa eh. Wala pa din. Manadating yung alabas eh. Kailan? Baka mamaya. Ano ba? Bukod na lang ulit. Kapalit na lang available ito. Ano? Di ba dumadating yung ano sir? Lahat? Puro maliliit lang? Nagpakaubos lang ngayon nung ano? 22 ohms. Sige na nga, wala naman akong choice eh. Bawasan mo yung ano. Huwag masyadong matalis. Ito kasi, matamis magsimple eh. Alright mga Dre, nakapag-charge na ako. Pilit na yun ito kanina eh. So, bumili ako ng isang maliit na milk tea sa kanila. And then, hingin na lang ako ng maraming yellow afterwards. Hindi na maraming tubig. Alright mga Dre, dito tayo sa C4. So, wala tayong nakitang matirahan today. So, very good, very good. So, bago ako umuwi mga Dre, may gusto lang akong i-discuss sa inyo regarding dun sa mga usual na comments na nababasa ko yung daily basis. So, since wala tayong nakita na sirahan ngayon. So, una-una sa lahat mga Dre, maraming salamat at kumantong kayo dito sa part ng video na to. Una, siguro ang tatanungin, ay ang sasagutin natin tanong for today ay kung mekaniko ba ako. So marami pa rin nagtatanong sa akin kung anong trabaho ko, kung mekaniko ba ako, tapos kailan ba ako natuto mag-ayos ng motor, yung mga ganon, yung mga usual comments na nababasa ko sa araw-araw. First of all, mga Dre, regarding to sa trabaho ko, ako po ay isang full-time jobless. Pagbigat kayo? Pagbigat! So, yun mga Dre. Yun ang trabaho ko, jobless. Dun sa nagtatanong naman kung mekaniko po ba ako, ang sagot po dyan ay hindi. Hindi po ako legitimate or hindi po ako certified na mechanic. Hindi po ako nag-aral ng automotive. So, wala po akong pinag-aralan na pagdating sa schooling regarding sa motor o kaya sasakyan. Sabi ni Dino Guevara, kailan ka nagsimula matuto na mag-ayos ng motor? So, kailan ba ako natuto? Nagkaroon ako ng Raider J, so saan ako natuto talaga na pag-aayos ng motor, 2012 yata. Yan, 2012, tapos natuto mag-ayos ng motor after a year. So mga 2013 ako natuto mag-ayos ng motor ko. So from that time, ayun, paunti-unti ako natututo kung paano mag-baklas kabit ng mga pyesa ng motor hanggang sa lumawak yung kaalaman ko pagdating sa motor. Kapag kasi natuto ka mag-baklas kabit ng pyesa ng motor sa isang klase ng motor, sunod-sunod na yan eh. So, sabi ni Dennis ACAC, wala man lang ba pa-soft drinks, unfair sa'yo yan. So, nag-comment siya regarding dun sa isang yung frontliner yata na dalawa na tinulungan ko sa EDSA. So, sabi niya, wala daw ba lang akong, hindi daw ako pinagyan ng pa-soft drinks man lang dahil tinulungan ko sila. Andre, okay lang naman yung suggestion mo yung opinion mo. Hindi naman masama 'yon. Pero para sa akin okay lang naman kahit wala kasi hindi naman tayo humihingi o hindi tayo naghahangad ng pang-soft drinks kapag tumutulong tayo kasi kaya naman natin bilhin yung sarili natin ng soft drinks. So okay lang kahit wala. Okay lang talaga 'yon. Okay lang kahit pang Yossi, okay lang kahit walang pang Yossi. Hindi tayo naghahangad ng ganun. O hindi tayo nag-expect na magkaroon ng ibibigay sa atin after natin tumulong.
Sabi ni Joey Bernabe, idol, tanong lang, sa lahat ng motor na nasiraan na natulungan mo, anong motor ang pinaka nahirapan kang gawin? Actually, ang pinaka nahirapan talaga akong motor, yung mga real life encounters talaga, hindi yung mga nagpupunta ko sa bahay ng mga subscribers ko. Ang pinaka nahirapan talaga akong gawin ay yung kay Tatay Pando. Kung natatandaan niya si Tatay Pando, siya yung lalo mo brother na homeless na tinulungan ko sa kahabaan ng EDSA. Nahirapan ako dun sa kadena niya kasi yung kadena niya, dalawa yung putol. So, ang kaya ko lang remedyuhan talaga ng maayos ay yung isang putol. So, since kinapos kami sa materials na pag-adjust na ay na pang remedyo dun sa kadena, wala kaming nagawa kundi pagtsagaan kung ano yung nagawa namin. Tapos kaya pinili ko talaga siyang ihatid sa kanila para makasiguro na makakauwi siya ng maayos o hindi na siya kailangan magtulak pa ng motor niya. Kaya ko rin nalaman na wala siyang bahay dahil yun. Nabigyan tayo ng pagkakataon na ihatid siya dun sa kanila kung saan siya nakatira. Tapos yun, doon ang sumunod yung iba. Sabi naman ni Dennis Galvez, sir, total hindi ka naman nagpapabayad. Dapat, maski banggitin mo lang yung YouTube channel mo na mag-subscribe sila. Deserve mo yun, sir. Galing. So, shoutout sa'yo, Dennis Galvez. Okay lang din naman yung suggestion mo. Pero para sa akin talaga, mga dre, sa tuwing nagbablog ako, hindi ko sinasabi na motovlogger ako o meron akong YouTube channel or whatsoever na nagko-contain or nagpo-produce ng video para mapanood ng iba. Wala akong sinasabing ganun, mga dre, sa lahat ng mga tinutulungan ko. Kasi unang-una sa lahat, yun talaga ang ayokong gawin. Ayokong sabihin na may YouTube channel ako o meron akong social media account na nagpo-produce ng video. Kaya, yun. Hindi talaga ako nagbabanggit kahit Facebook account ko, hindi. Kasi unang-una sa lahat, tumutulong tayo sa mga nasisiraan na hindi talaga natin nahangad na magkaroon tayo ng kapalit o ng kahit anong bayad. So, para sa akin, kung gusto mong tumulong, mas okay yung tumulong ng yung ganon, yung tutulong ka lang. Hindi mo kailangan magpabayad kasi basta ang hangad mo lang naman malinis, tsaka kung gusto mo lang talaga ay maayos yung mga sasakyan nila. Kumbaga, ang pinakamagandang bayad doon yung feeling na magaan sa pakiramdam. Tsaka yung saya na nararamdaman mo kasi nakatulong ka sa ibang tao. Yung pa lang, sobra-sobra ng bayad sa'yo. So, para sa akin, hindi ko na kailangan humingi ng kapalit. Dahil, hindi siya magiging, para sa akin, hindi siya magiging magandang tulong sa iba kung after kong ayusin yung motor nila, magpapasubscribe ako sa kanila para dumami yung subscriber ko sa YouTube channel ko. So yun, para sa akin kasi mga dre, mas okay na makilala nila ako ng kusa, hindi dahil sa sinasabi ko o sinabi ko yung YouTube channel ko. Para sa akin, mas magandang fulfillment yun na malaman nila ng kusa na, uy, ito pala yung tumulong sa akin. So, nasa sa kanila na kung gusto nila mag-subscribe dahil kung nagagandaan sila sa content ko o hindi. So, it's up to them. Kumbaga, walang pilitan na mag-subscribe kayo sa akin kasi dahil pinipilit ko kayo o dahil sinabi ko sa inyo. Kaya mapapansin nyo sa lahat ng mga videos ko o karamihan sa mga videos ko, hindi ko sinasabi sa video na please like, comment, share, and subscribe. Hindi ko sinasabing ganun. Kaya kung gusto nyo mag-comment, mga dre, it's up to you kasi sa inyo yan, freedom nyo yan. Gusto nyo mag-like, mag-comment, mag-share, o mag-subscribe, nasa sa inyo yan. Kung nagaganda kayo sa mga contents ko, pwede kayo mag-subscribe, pwede hindi. Masayang sa akin, mga dre, mas fulfilling siya kapag tumutulong tayo sa kapwa natin nang hindi tayo humihingi ng kahit anong kapalit, na kahit yung pag-upload ko ng video na to, i-like mo na lang to kahit wag ka na mag-subscribe. Kahit yung ganun, mga dre, wala tayong ganun.
So, para sa akin, yun yung dahilan kung bakit hindi ako nagpapasubscribe sa mga natutulungan ko at saka hindi ako nagbibigay ng stickers sa mga natutulungan ko para malaman nila na may YouTube channel ako. O para mas makilala ako as a YouTuber na may content na motovlogging, tapos nagre-repair ng mga motor o bisikleta in a daily basis kung meron akong nakikitang nasisiraan. So, yun ang sagot doon, mga dre. So, mga dre, bago ko tapusin yung vlog natin, mag-shoutout na lang tayo ng random. Hindi ko mako-cover lahat ng mga nagpapa-shoutout kasi sobrang dami. Shoutout nga pala kay Alan Correa, kay Jared Agtoka, sino pa ba? Daryl Malupa, Joyce Rato, Dexter James Sendon, Xerox Orasyon, Marky Boy, Makoy Conde, Charles Jefferson Morshed, Rafi Del Monte, Cardang Tapong, Dondon Solestre, John Real Gaming, JZ Dos TV, Ron Mamen, Gerald Fabian, Junjun Moto, napakatibay talaga nitong babaerong to. Junjun Moto. So shoutout sa iyo, Junjun Moto. Pagaling ka diyan, yung food trip natin hindi pa natutuloy hanggang ngayon, ha. So shoutout din kay Jerome Alcantara, Random Gaming, Sniper 150, kay Lee Zero Reviews, kay Jonathan Manligoy, Tunog TV, Dad Santos, Edgar Makaraeg, Clifford Patalinghog, at kay Eko Eko. So last shoutout kay Estrella Antonio. So maraming salamat, mga dre, pagsuporta sa channel ko. At umabot kayo sa punto na magsa-shoutout tayo sa vlog na to. Maraming salamat, mga dre. So hindi ko na talaga pahabain to. See you on my next vlog, mga dre. CSE! Rock and roll!